Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pwinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na wow, nakabalik na tayo sa church! Praise. Ayan, nainip na po ako. Kaya dito na ulit. Okay, mag-start na po tayo. And I would like to call the senior pastor of Chiguhar, Pastor Rafi Alakatrakas. Pasensya na po kayo, hindi ko ma-pronounce ka ng tama. Nung isang araw ko pa, nire-rehearse yung apelido niyo. Alakatrakas. Okay po, okay. Para i-welcome po tayo, tinatawagan ko Pastora Fe Alakraka. Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng kahit na po siya, hindi ko siya sabing matanda na, kahit na po siya may edad na, may lakas pa para maglingkod sa Lord. O, di po ba? Okay. Welcome po kayo mga handsome pastors and beautiful pastoras. You're welcome. You're very welcome. I'm so glad that you hold your meeting here this evening. Now, the last time I attended Samako meeting was in the church of Pastor Marvin, my best friend. That way, way, way back, I don't know what year. But thank you. Thank you for coming. You're very, very welcome. Thank you po, Pastor Rafe. And to lead us in opening prayer, we would like to call on Pastor Armand Garcia of, ano na nga yun? Household of Faith. Iba na talaga pag senior. Pastor Armand, please lead us in prayer. Magandang gabi sa ating lahat, sa mapagpalang gabi. At baka maging senior din ako eh, no? Nakalimutan ko yung aking sasabihin. Well, anyway, sabi po sa Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon. So, ngayong gabi, tayo nagkakatipon dito at hindi natin kinaligtaan ang pagtitipon ng sama ko every last Monday of the month. Okay? Then, sa mga panaghoy or Lamentations chapter 3 verse 22, ganito naman ang sinabi, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahapagan mo'y walang kapantay. So, sabi rito, pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw, hindi nagpapago. Okay? So, sa gabi ito, damhin natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sa Kanya, ipapakita natin yung pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagtitipon ngayong gabi. Pwede bang humarap ka sa katabi mo? Dalawa, yan, magkaharap lang. Kung sino yung katabi mo yan, magkaharap. Sige, sige, harap lang, harap. Yan, yung walang kaharap, maghanap ng kaharap para meron siyang kaharap.
Ah, yung iba dyan, magkasaway, magkaharap, araw-araw na kayo magkasama. Pero sige, kapag katabi kayo eh. Yan, maski dito, yan. Eye to eye. Gusto ko, eye to eye. Yan. Yan, okay? So, eye to eye, magkatingin na ba? Sabihin mo sa kanya, mahal kita, kapatid. Pwedeng may hug. Pagka lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwedeng may hug. Okay, let us pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Kami po ay narito nagkakatipon para po sa inyong ikaluluwalhati at ikadadakila. Aming itinataas sa inyong dakilang pangalan sa pagtitipong ito ngayong gabi. Pagpalain mo po ang lugar na ito na naging bukas para po sa pagtitipon ng sama po. Lord, we pray na samahan niyo kami sa gabing ito sa pagmumuna ng iyong banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng kaalaman at karunungan para po sa aming maririnig na iyong mensahe sa gabing ito. Muli, salamat po Ama sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan. Kayo ang Diyos na nakila, Diyos ng makapangyarihan, at Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Salamat po Ama. Muli, amin pong dinadalangin at pinagpapasalamat ang lugar na ito sa pangunguna ni Pastor Ve at saka ni Pastor Abe. Thank you, Father, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Pastor Arman. Uupo pa ba kayo? Alam nyo na yung kasunod dito eh. Diba? Dapat alam nyo na, na-discern nyo na yun. Okay? Alam nyo na natutuwa po ako dahil sabi ko nung paakyat kami, papunta na tayo sa second heaven. Kaya ngayon po, nasa heaven po tayo. Bagamat iilan pa lang kasi mamaya magdadatingan. Tayo po yung magpupuri dahil nasa second heaven tayo. Ayan. Pangungunahan po tayo ng Jekuhar Worship Team. Asa na po sila? Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Second heaven kasi nasa second floor tayo. Magandang gabi po sa lahat. Mga makikisig natin pastor at magaganda ang mga pastor. Nawa ay bigyan pa kayo ni Lord ng lakas para patuloy kayo makapagbigay ng mga mensahe mula sa ating Panginoon. Kayo po'y aawit. Handa na po ba kayo? Kaya lang, baka medyo may ano po, ay masama yung aking boses pa sa panahon. Ready na po tayo magpuri at umawit sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Yes, Lord!
Amen. Sa buhay namin, Panginoon, salamat. Ikaw ang nakatanim sa aming mga puso, Panginoon. Karapat dapat ng papurihan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. I sing praises to your name. To be prepared.
Ito po aming dalangin at sa awitin
Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat po ay magsasabi ng Amen! Amen. Samba sa aming Diyos. Ngayon naman po para tayo naman ay palakasin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Pastor Abet Enriquez ng Jekuhar. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kamanggagawa. Thank you po. Pastor Abet. Blessed day, brothers and sisters in the body of Christ. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Give Him praise, glory. Glory to God. Una sa lahat, nais ko pasalamatan ang praise and worship ng Mugia. J.Q.R., Mugia is Man of God in action. Yung mga praise and worship po kanina dito. Palapakan po natin sila. Hallelujah, praise God. At nais ko rin pong pasalamatan ng Panginoon no, sa pagkakataon kong binigay sa akin na may bahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos. At also, nais ko rin pong pasalamatan ng J.Q.R. or Jesus Christ, Our Hope and Redeemer Church sa pamumuno po ng ating Nanay Pastor Ape and Tatay Lito, Alatraka. Palapakan po natin sila. And of course, nais ko rin pong pasalamatan ang sama ko sa pamumuno ng ating gwapong chairman, Pastor Nick Riambillo. Praise God. Sama ko is San Mateo Montalban Ministers Covenant of Unity. Our vision is a united body of Christ composed of all local churches in the area of San Mateo Montalban, Rizal, which adheres to a fundamental and evangelical truths of the Christian faith. Also, our mission is to develop, nurture, strengthen, and maintain relationships among Christian ministers in the San Mateo Montalban area of Rizal through meaningful and purposeful activities which will seal and forge a strong bond of covenant with the one another, resulting to effective preaching of the gospel message that will lead to spiritual transformation of two municipalities. So, let us pray. Ang lahat po ay inanyayang pagtumayo. Hallelujah, praise God. Our dearest Father in heaven, we're so very thankful for how you have gathered us here today. Thank you for the praise and worship, Lord. Thank you for all the blessings na ibinibigay mo sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming Panginoon ng tagpagligtas. We commit this learning time to you. It is a heartfelt prayer. Whatever we have said and done and yet to be done, only for the glory of your name and for the blessings of everyone. This is we pray, Father. Only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, let us all simply say, Amen. Hallelujah. God. Ang title po ng ating tatalakayin ay Why We Need to Study the Word of God.
the Bible or the Scripture. Dati po ang tingin ng mga Kristiyano sa pag-aaral ng Biblia ay para sa pastor lang. Na ang members are simbawe, o kung tawagin, simbawe. Studying the Bible is everybody's responsibilities or every believer's responsibility. Jesus said in John chapter 5 verse 39 New King James Version, search the scripture. Sinabi po ng ating Panginoon to na sa karamihan po ng tao. And look at Proverbs chapter 4 verse 20 and 22. Aking anak, salita ko'y pakinggan, mumabuti at pakinig mo'y ikiling sa aking sinasabi. Verse 21, huwag itong pabayaan na wala sa paningin, sa puso mo ay ukit ng malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalakan sa katawan. Sigurado po ako na ang lahat ng tao ay kailangan ng buhay, kalusugan at kagalingan. Hindi lang ang mga pastor, kundi lahat ng tao ay kailangan na mag-aral ng salita ng Diyos. Studying God's Word is for everybody. Also in Proverbs chapter 4, verse 7 and 8, unahin mo sa lahat pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. In verse 8, karunungay pahalagaan at ika'y kanyang itataas. Bibigyan ka ng karangalan kapag iyong niyakap. The word karunungan means or wisdom in Hebrew poetry literally means practical skills. Ang ibig kong sabihin that we can apply in our everyday life. Spend time, money, and effort in studying God's Word. Dahil if you learn wisdom from God's Word, it can make you richer than you can imagine. Sabi nga ni Pastor Mayet, si Pastor Mayet is certified na milyonaryo. Si Pastor Nick, simpleng milyonaryo. Hallelujah, praise God. In Proverbs chapter 8, verse 17 and 18, and God said, I love those who love me, and those who seek me diligently find me. Also verse 18, wisdom said, riches and honor are with me, enduring wealth and prosperity. Ang lahat ng Kristiyano ay dapat mag-aral ng salita ng Diyos. Ang hindi pag-aaral ng salita ng Diyos ay iyong sariling kalugihan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa atin upang ating mapakinggan, mabasa, mapagbulay-bulayan at mapag-aralan upang maipamuhay at tunay na mapagpala. There are so many reasons why we need to study the Bible or the Word of God. But I want you to give the two most important reasons. Number one, because our relationship with God requires it. Kapag pinag-uusapan po ang relationship, laging pong may kakabit na pagmamahal. And the first and greatest commandment of God is in Matthew verse 20, chapter 22, verse 37 and 38. Verse 37, Jesus said, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. In verse 38, this is the first and greatest commandment of God. Nararapat lang po na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip dahil tayo po ang unang minahal ng Diyos.
And the greatest promise of God is in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life or everlasting life. Meron po ako isang kwento. Tungkol po ito sa batang nakatira sa Dalampasigan, tabi ng Dalampasigan. Ang batang po ito ay napakalungkot. At dahil sa kalungkutan, siya'y gumawa ng napakagandang bangka. At inukit pa po niya ang kanyang pangalan. So tuwan-tuwa ang bata, siya'y masayang bata na nakagawa siya ng bangka. At agad-agad niya itong dinala sa Dalampasigan. Habang nga sa Dalampasigan, pinanonood ng bata ang kanyang bangka. Siya'y masayang masaya dahil nakikita niyang sumasabay sa alon ang kanyang bangka. Dive ng alon. Talagang makikita mo na sumasabay ang bangka. Ngunit sa hindi pang ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, lumakas ang alon at tinangay ang kanyang bangka. Dali-dali niya itong hinabol, ngunit hindi niya naabutan. At umuwi ang bata na luhaan. At pagdating ng hapon, sumama siya sa kanyang ina sa palengke. At habang sila'y naglalakad sa bangketa, may nakakita ng pansin sa kanya ang tindahan ng laruan. At bigla niyang nilapitan. Nakita niya ang bangka niyang laruan, ang kanyang laruan bangka. At sinabi niya doon sa tindero, akin po itong bangkang ito. At katunayan, nakaukit pa po ang aking pangalan. Biglang hinablot ng tindero ang bangka. At ang sabi, iho, kung talaga nga, o kung tunay nga sa iyong bangkang ito, pero ngayon, hindi na ngayon. Kung gusto mo, tubusin mo. Yan nagkalit. Magtanong ang bata, magkano po ba ang halaga? At sinabi ng tindero ang halaga. Umuwi, dali-dali umuwi ang bata. Pinagbabasag ang mga alkansya. Tinipon ng halaga at bumalik sa tindero. So, pagdating sa tindahan, binigay sa kanya ang kanyang larong bangka. At ang sabi niya ay, napakahalaga mo sa akin. Dalawang beses ka naging akin. Una, ginawa kita. Pangalawa, tinubos kita. Kaya masaya-masaya ang bata na umuwi. Tayo'y inilikha ng Diyos para sa kanyang kaligayahan. Pero tinangay tayo ng alon ng kasalanan. Gusto ng Diyos na mabalik tayo sa kanya. Inalam niya ang halaga. At ang halaga ay kamatayan. Isinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Para mabalik tayo sa kanya. At nang tayo'y nasa kanya na, niyakap niya tayo, sinabing, dalawang beses ka naging akin. Una, ginawa kita. Pangalawa, tinubos kita. Hallelujah. In Matthew 27 verse 46, nang mag-aalas tres ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit binanggit ng ating Panginoong Jesus ang salitang katagang ito? Dahil bigbig na ang bigat ng kasalanan ng tao. In Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat
ay tulad ng tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. In 1 John 3:5, in Him, no sin. In 1 Peter chapter 2, verse 2, He did no sin. And 2 Corinthians chapter 5, verse 21, He knew no sin. Napakahalaga natin sa harap ng Diyos. Kaya hindi aksidente na tayo naririto ngayon. It is God's divine appointment. God, labas, labas so much. Palabakan po natin ang ating Panginoon. Alleluia. Tayo ang unang minahal ng Diyos. Tayo rin ang unang pinagsilbihan ng Diyos. Kaya nararapat lang na ibigay natin ang mataas na pagpupuri, pagsamba, pag-ibig, at paglilingkod sa ating Panginoon. Ang pundasyon ng pag-ibig ay kaalaman. Hindi mo maaaring ibigin ng totohanan ng sinuman na hindi mo lubusang kakilala. Alam ng Diyos ang ganitong proseso. Kaya nga po yung aking asawa, eh, mahal na mahal po yan. Dahil 7 years po kami mag-boyfriend bago kami makasal. Bago po ako pinakasalan. So kailangan ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Biblia upang makatulong tayo sa kanyang pag-ibig sa atin. God has all intention to make Himself known to us so that we can respond to Him in love. Ang layunin ng salita ng Diyos ay upang makilala at ibigin ng Diyos. The basic question is, knowing God equals loving God. Kapag nakilala mo ang Diyos, sigurado, maiibigan mo ang Diyos. Makikilala lang natin ang Diyos kung magbibigay tayo ng panahon upang mag-aral ng salita ng Diyos. And the second reason why we need to study the Word of God is because our ministry for God demands it. And the second greatest commandment of God is in Matthew chapter 22 verse 39. You shall love your neighbor as yourself. Ang ibig sabihin, ang lahat ng ating serbisyo sa Diyos o sa tao man ay dapat udyok ng pag-ibig. Our ministry should be an overflow of our love for God. And the final question that goes like this. Knowing God is equals to loving God. Loving God is equals to serving God. Naniniwala po ba tayo na ang lahat ng tunay na Kristiyano ay dapat maglingkod sa Diyos? Hallelujah, praise God. In Mark chapter 10, verse 45, even the Son of Man, Jesus, did not come not to be served, but to serve and give Himself as a ransom for many. Give His life as a ransom for men. Dapat ang lahat ng tunay ng Kristiyano dapat maglingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi ugat ng kaligtasan, kundi bunga ng kaligtasan. Ano po ba ang nauna? Ugat o bunga? Siyempre po, ugat. Dahil kung mauna ang bunga, bungang araw po yun. Hindi ka naglilingkod para maligtas. Ikaw ay naglilingkod dahil ikaw ay ligtas na.
Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ministry is basically helping others. Studying God's Word help us do our ministry better. And in Ephesians chapter 2, verse 10, it is God Himself who made us what we are and given us new lives from Christ Jesus. And long ages ago, He planned that we should spend these lives in helping others. And in Ephesians chapter 4, verse 12, our responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay lumalalim ang iyong kaalaman at pagkakilala sa Diyos. At habang ito'y nangyayari, nagiging masigi naman ang pag-ibig mo sa Diyos na umaandong sa masiglang paglilingkod sa Kanya. Ang tunay na paglilingkod ay bunga ng tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay bunga ng pagkakilala. Ang tunay na pagkakilala ay bunga ng pag-aaral. Kaya't mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat dito, nakasalalay ang iyong pag-ibig at paglilingkod sa Kanya o sa Diyos. Hallelujah, praise God. Sa ating pagtatapos, success, prosperity, practical wisdom, life and health are natural needs of man. Studying God's Word naturally opened the way for us to receive them. Palapakan po natin ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! So, what are we waiting for? No? Study now. Dito po sa Moses Cradle Theological Seminary ng JQR ay ang tuition fee po rito ay libre. Hallelujah. Palpakan natin muli ang ating Panginoon. Tinatawagan po yung ating mga praise and worship, Mungiya praise and worship team. Tinatawagan po, ay, yung ano nga pala, yung mga musician po pala, mga musician. Bago po tayo magtapos, ha, hanggang ko lang po kayo ng konting kanta. Hallelujah. God. Thank you.
Kapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa J-Core at sa sama ko. Salamat din po sa mensaheng ibinigay mo sa aming ministerial fellowship. We want to thank you for sending Jesus for saving our lives. Naway kung ano man po ang aming gagawin at sasabihin, only for the glory of your name and for the blessings of everyone. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let us all simply say, Amen. Hallelujah. Parang na-challenge ang umawit. Joke lang. At para po i-exhort tayo in giving, we would like also to call Pastor Julius de la Vega. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating pamanggagawa. Good evening po. Isa po sa benefits po ng ako po ay maborn again, yung nagiging ano ka, mayroon kang isang tawag ito, naging gifted child ka. Naging gifted child po ako eh, nung ma-born again ako. Yung bang, lagi ka nalang nakakatanggap ng regalo. Pero alam niyo po, masaya, masaya. Masaya, no? Pero alam niyo, isang bagay po na nakapag, parang hindi nalulubos yung kasiyahan ng isang binibigyan kapag hindi marunong magbalik. Try ninyo. Nakatanggap po kayo ng regalo, tapos hindi kayo nagregalo sa iba, yung natanggap nyo, kahit anong ganda niya, kahit anong gusto mo, talagang gusto-gusto binatanggap mo, at talagang napaka-precious niya, pero kapag hindi ka nagbigay, parang baliwala siya. Mawala yung bali. Ang dami natin narinig ng verses kanina, yung sabi. Pagmahal mo, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya yung kanyang anak. So, minahal tayo ng Diyos. Minahal natin ng Diyos. Kaya lang, hindi yung kumpleto talaga eh. Hindi natin mararanasan yung pagmamahal ng Diyos kapag hindi tayo nagbibigay. Amen? So, let's all rise. At ngayon, ipapractice natin yung ating pagmamahal sa Diyos through our giving. Panginoon, ang pagbibigay po namin sa gabing ito ay hindi dahil para kami ay maligtas. Panginoon, we give because we are saved and we love you so much. Eh, Panginoon, I pray na ang bawat kamay po na magiging bahagi po ng pagbibigay sa gabing ito ay pagpalain mo. Ibalik mo po ng siksik, liblig at umaapaw ang aming pagbibigay na ito sa amin. In Jesus' name we pray.
Amen. Sige po, maaari po tayong lumapit sa harapan. Diyan po ang ating offering basket. Pastor Abet, napakanta tuloy ako. I-close na po natin. bago po mag-announce po ang ating chairman, Pastor Nick Riambilio, tayo po muna ay manalangin na pangwakas dahil may naghihintay sa amin napakasarap na hain. Tama ba ako, Pastor Abet? Yes. Tama ba, Pastor Rafe? Ayan, excited na ako. Dito talaga excited. Pastor Rick Leal ng Holy Redeemer Church. Parang hindi ko matitiis, hindi umakyat dito. Napaka-elegante. I mean, pagdating sana, talaga naman, pagdating sa gawain ng Panginoon, dapat yung the best. Amen? Pagdating sa gawain ng Panginoon, mga anak ng Diyos, dapat di kalibre. Amen? Sabi natin, di kalibre. Hindi di palibre. Amen? At talagang biyaya na tayo po ay nagkakasama-sama bilang mga lingkod ng Diyos na atin pong nabibisita. Nagkakaroon tayo ng bisita iglesia. Amen? Nararating natin. Sino first time dito? O, diba? Ang dami. Kayo ba ay na-inspire? Diba? Pag kayo nakakita ng ganito talagang ka-glorious na church, talagang lalo kang ma-inspire na isang araw magkakaroon din tayo. Sabi mo sa katil mo, isang araw, ganito rin kaganda. Huwag naman mas maganda pa rito. Ganito rin kaganda yung ating magiging church building para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang dahil na tayo pong natin magsitayo na. Para po, nagwakas sa panalangin. Salamat sa Diyos, sa Pastora Fe, sa pag-welcome mo sa atin dito. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa iyong mayamang presensya sa aming kalagitnaan. At kung sa naroon ng iyong presensya, hindi pwedeng hindi ka po mangusap sa amin, Panginoon. Yeah, we thank you, O God, for the life of man of God, Pastor Abet. Salamat po sapagkat minsan pa ay napaalalahanan po kami, lalo na kami bilang mga lingkod mo, na talagang magsumikap, maging masipag sa pag-aaral po ng iyong mga salita. Kasi we cannot give what we do not have. Hindi namin pwedeng ibigay yung wala kami.
lalo na po yung mga salita mo na dapat ay talagang magkaroon kami, maging maalam kami sa iyong mga salita, sapagkat sa mga kawan ay pinagkatiwala mo po sa amin, yun din naman ang amin pong maibibigay, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, dahil muli ay pinalakas mo po kami, Panginoon, sa tuwing kami po yung nagkakasama-sama. Salamat po sapagkat na-inspire po kami, Panginoon. Patuloy na yung aming pananampalataya ay napapatibay at napapatatag, Panginoon. Salamat po, Ama, maging sa church na ito ng Jacob Har, sa Woman of God na siyang pinagkatiwalaan mo po ang Pastor Rafe, kasama ng kanyang buong pamilya at ng kanyang mga pastors, co-workers, leaders sa church na ito, Panginoon. Salamat po talagang yung larawan ng iglesyang ito ay tunay pong katunayan ng tunay na pagmamahalan, pagkakaisa ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak sa iglesyang ito, Panginoon. Kaya naman namin dinadalangin, patuloy na pagpalain mo po, O Diyos, sila, at patuloy na maraming pang mga kapwa namin, mga kamanggagawa, ang patuloy na manalangin at magkaroon ng malaking pag-asa, dahil isang araw magkakaroon din po kami ng ganitong napakagandang church building. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo, maging sa aming chairman, sa man of God, Pastor Nick Riambilio. Salamat po sa patuloy na paggamit mo sa kanya upang ang body of Christ, ang sama ko, pastors, ay magkasama-sama, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka po namin at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Lord, as we part ways, continue to cover us tight with your most precious blood. Maraming salamat po sa iyong lahat ng kapurihan, ang kaluwalhatian at ang lahat ng karangalan ay tanging sa iyo lamang, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! At amen! Merry Christmas! Alam niyo, na-challenge talaga ako dito. Kasi parang pakiramdam ko na nawawalan ako ng mga 2 pounds sa kaakyat baba. Pero masaya dahil na-enjoy ko yung atmosphere. At ayan po. Para bigyan po tayo ng karagdagang mga announcement, tinatawagan po natin ang ating chairman, Pastor Nick Riambilio. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Makinig po kayo maigi, magkakaroon po tayo ng fundraising. Concert po, praise and worship, 1,000 ang ticket. Ang ating pong guest performer, si Pastora Emma. Galing, di ba? pwede. Bibili daw po sila. Okay, una po sa lahat, just a few things, ano po. Unang-una, maraming salamat po sa pamunuan ng Jesus Christ, our Hope and Redeemer, Jacob Hart. Thank you very much. Under the leadership of the couples, Pastora and Pastora Fe Alatraca. Palakpakan po natin ng Jacob Hart. And let's appreciate yung kanila pong partnership. Yung nagpaawit po sa atin, mga pastors po yun. Tama? Mga pastor po ng Jacob Hart. Palakpakan din po natin ang mga pastors, no? At magandang ehemplo po yan at halimbawa that will challenge the young generation in our time today. Okay, and yung Jacob Hart po kasi ay matagal na pong kapartner ng sama po. And we're always praying, nakatulad po ng Jacob Hart, our partnership, tayo po, yung mga kanyang mga local churches, our partnership with Samaku, prayer po natin should go beyond the limitations of yung worldly organizations. Diba? Yung mga organizations kasi mabababaw lang yun. Pero yung sa atin ay covenant. Okay? Everybody say covenant. That whatever happens, bonded po tayo in the spirit. Okay? So, hindi po tayo dala-dala lang ng mga activities na napakarami. Ano ho, minsan nakabase yung samahan sa mga activities lang, which is not bad.
Kailangan natin yun kasi yung mission natin, develop, nurture, strengthen, and maintain relationships through purposeful and meaningful activities. Kailangan natin yun. Pero it should go beyond that. No? Hindi lamang dahil sa activities, pero dahil tayo ay may covenant with one another. And in consonance to the message of Paul, na ini-encourage tayo to build ourselves up in the Lord, no, kailangan natin yun eh. No, let's build ourselves up in the Lord. And in the process, we are building one another. No, yun ang kailangan natin eh. Sabi ni Ephesians 4 kanina, di ba? Let's build up one another. And the very fact that we see each other from time to time, we are building one another. Yung makita ko lang si Pastor Rafe, no? Nabibuild up na ako noon, na-exhort na ako noon, na-edify na ako noon, na-encourage na ako, narinig ko lang si Pastor Abet. Nakita ko si Pastor Rudy, no? Nagkasama-sama tayo, nabibuild up na tayo noon. Amen? So, yun lang po yung aking pakiusap na patuloy po nating ipanalangin dahil sa panahon po natin ngayon, talagang dumarami po yung mga pwedeng samahan eh. No? Pero but if we are sensitive enough in the spirit, we will be selective. Hindi sa ayaw nating makipag-join, pero talagang pinipili po natin yung direksyon ng Diyos sa atin. Kung saan tayo hahakbang, saan tayo sasama, saan tayo kikilos. Kanina, kakwentuhan ko pa lang si Pastor Rudy kanina at huwag na natin dito pag-usapan. Pero yun po ay isang magandang mensahe at babala din sa atin na talagang maging selective tayo yung as the Spirit leads ba. Amen? As the Spirit of the Lord leads us. Okay, katulad po ng encouragement ni Paul sa atin to build up one another, no? Tingnan mo yung katabi mo at sana pagtingin mo dyan ay mas lalo kang na-bless at mas lalo kang lumakas. Diba? Mas lalo kang na-encourage. Okay? Sabi ni Paul sa atin, I urge you to live the lives worthy of the calling that we have received. Okay? So, paalala muli sa katabi mo, may calling ka. Tinawag ka ng Diyos. Amen. No, tinawag tayo lahat ng Diyos eh. No one is on top of the other. Pagdating sa paningin ng Panginoon, pantay-pantay tayo. Hindi porke presidente ka, Pastor Nick, ay nakahihigit ka. Ang mahalaga, ginagampanan po natin yung ipinapagawang katangi-tanging assignment sa atin ng Panginoon. Amen? Siya nga pala, bago ko makalimutan, mag-a-announce din mamaya. Pero i-welcome muna natin. At kanina po, si Pastor Afe ay kinausap po ako. Tinatanong kung ano, kung pwede bang magpa-member. Sa loob-loob ko, pwede po. Pero parang ang hirap naman magpa-member sa sama ko. Hindi po. Actually, when we talk about membership, iniisip ko palagi, hindi naman tayo recruitment agency. Ito'y talagang ang may-ari ng sama ko ay ang Panginoon. Ang nag-maintain, ang nagsusustain ay si Lord. No? Wala tayong karapatang magpahindi ng sino man na gustong sumama kay Lord. Amen! Hallelujah, true sama ko. So let us welcome Dr. Wilfredo Balasanos. Ayan, welcome muna natin. Mamaya, Doctor, tatawagin kita, may announcement kaya yata. No? But welcome. Kinuha ko na po yung phone number niya. He has a church somewhere here in Gulud, Malaya. Ang pangalan ay Sionam Church. Ayan, nakala ko nga, Sionamite. Mamaya, may announcement ka rin mamaya, Sionamite. Oh, hindi pwedeng hindi kita tawagin. No? Sabi ni Paul sa atin, live our lives worthy of the calling we have received. Be completely humble. Tanungin natin lagi sarili natin, humble ba ako? Di ba? Be completely humble and gentle. Gentle ba ako? Baka masyado na akong ano. Di ba? Be patient and bearing one another in love. Bearing one another in love. Kaya, yung kanina, pinagawa sa atin ni ano, sino ba may, ni Pastor Arman, pinagharap tayo at magsabihan daw tayo ng I love you with the love of the Lord. No? Okay, so, yun ang ano natin eh, common denominator natin, we love each other with the love of the Lord. And make every effort. Everybody say effort.
Itong ginawa natin ngayon, effort ito, no? Effort ito dahil medyo may kalayuan, lalo na yung mga taga-Muntalban at yung hindi taga rito sa lugar na ito, maliligaw kung hindi kabisado. Pero nandito tayo because we have given our effort, we exerted effort, no, to be one with the Lord tonight. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Okay, so wala po tayong choice kundi makiisa sa Panginoon dahil sabi nga po ni Paul, there's one body and one spirit. And just as you were called to one hope when you were called, isang pag-asa natin, no? Yung sinasabi ni Pastor Rick, magkakaroon din tayo ng church na ganito. Amen! Hallelujah! We're always proud of you, Pastor Rafe. Kahit madalang ko po namin makita at makasama because we know you're very busy, but we're always proud of you. And to God be the glory for your life, kay Pastor, at kay Boss JM. Ayan, at saka sa buong pwersa po ng J. Gohar. Alam po namin na just a phone call away, andyan po lagi kayo. Maraming salamat. Patuloy po kayong pasaganain at pagpalain ng Panginoon. Bigyan ng mahahabang buhay. Hallelujah! At tayo po ay makapaglingkod pa ng sama-sama sa ating Panginoon. Praise the Lord! So, unahin ko, Pastor Rick, si Doktor para sa anunsyo. Pero malapit na pong magtapos ang taon at marami po sa atin may mga question na, okay lang ba yung ating party at Thanksgiving? Naku po, meron tayong tatrabahuhin. Paano ba yan? Sige, sa susunod po, malalaman po ninyo. Pakinggan muna natin si Dr. Willie Wilfredo Balasanos. Palakpakan po muli natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Parang kinakabahan ako. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, sa Saba ko at sa JQR. Nais ko lamang pong mag-promote. Dito po sa Moses, meron po kaming Bible School. Ang aming pong Bible School dito ay nakapag-graduate na po kami ng pastoral ministry, 2 years. At next year, may gagraduate na po ng bachelor's degree. Ang aming pong offer na mga courses dito ay ang pastoral ministry, 2 years. Tapos bachelor in theology, 4 years. At mag-o-open na po kami ng master's degree. Ngayon po, para po sa mga leaders ng ating simbahan, pastors na nagnanais pa na makapag-aral pa ulit, masteral o doctorate, kami po ay merong ino-offer na mga courses dito. Meron po tayong Master of Divinity at meron po tayong Dimin, Doctor of Ministry. So, ang iba pong mga detalye, kung sino po ang mga leaders ninyo, interesado, ito hindi naman po ganong masakit sa bulsa, wala pong ano rito. Basta ito, ang kagandahan po nung binuksan itong Bible School ni Pastora at ni Tatay Lito, kasi po si Tatay Lito, siya po ang nanalangin na mahabang panahon na magkaroon dito ng Bible School. At sa haba ng panahon ng kanyang panalangin, ito po ay tinupad ng Diyos. Ako po ang dean ng Bible School. Ako po ay nag-graduate sa Asia Harvester College and Seminary ng aking 2 bachelor's degree. Nagtapos ako ng aking Master of Divinity at nagtapos po ako ng aking doctorate and PhD. So, naniniwala ako, kanina narinig ko yung sabi ni Pastor yung calling. Kapag ka ang isang lingkod ng Diyos, ay may calling. Di bali wala kang card. Basta't yung calling nando doon. Di ba? Kasi minsan nagiging calling card na lang eh. Di po ba? Dapat yung calling. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos, kailangan mong ma-equip. Hindi po pwedeng pumunta sa gera ang isang sundalo na hindi trained. Di po ba? Kaya po, ang Bible School dito, ito po ay
Layunin ito na matulungan ang mga manggagawa ng Diyos, mga church workers, mga pastors, o mga nagnanais, o may sabi nga, may yung mga tinawag, no, hindi yung mga tinulak, yung mga tinawag ay makapag-aral, mabigyan ng pagkakataon na maturuan para sa paghayo, handang-handa po ang ating mga manggagawa. Hindi lamang po ito pang pastor, lahat po ng mga church leaders. Hindi po kami nagsasabi na ito, ganito ang babayaran nyo, ito ang babayaran ninyo, hindi po ganun. Dahil po, yung mga gagraduate niya yun, yan po lahat ay mga scholars. Wala pong binabayaran ng ating pong mga estudyante, pero may nagbabayad. Kanina nga, nabanggit, pag-aari niya yung bangka, siya gumawa, pero siya pa rin ang bumili. Po ba? Ibig sabihin, dito, ang mga estudyante, wala pong binabayaran, pero meron nagbayad. Ang Panginoong Kristo, nagbayad sa ating mga kasalanan. Dito naman, para ma-equip ang ating mga estudyante, si Pastora ang nagbabayad sa akin. Yun po yun. Pero, siyempre, may pagbabago kasi ang aming registration, ito po ay lalabas na. Makukuha na namin ang registration ng ating Bible School. At pagkaraan po niyan, dahil hindi pa po ito marirecognize ng CED, mahabang proseso pa yan, pero sisikapin natin na ma-recognize ng PABATS. Sino po nakakalam ng PABATS? Po ba? Ang isang Bible School, kailangan recognize ng PABATS. Kung hindi ka pa recognize ng CED, dahil mahabang panahon pa, mahabang proseso pa po yan. Marami pa tayong kakailanganin. So, ang ating pong mga professors, marami po kami mga professors dito, nag-aabang na. Mga estudyante na lang ang inihintay. Ang mga professor po natin, nanggaling po sa mga iba't ibang mga Bible School, mga doktor, kaya po, naanyayahan ko ang bawat pastors, ang inyong mga church leaders, dalhin niyo po rito yung inyong mga manggagawa para po makasama namin dito sa pag-aaral. At ito po ay pure ecclesiastical kasi hindi pa po tayo nakachet. Oh, pure ecclesiastical, ibig sabihin po, pure theology po tayo. Kaya ang aming hiling mabigyan kami ng konting suporta, makapagpadala kayo ng manggagawa dito sa aming Bible School. At sisikapin po namin na maibigay ang nararapat na pag-aaral para sa kanila. Kaya umaasa po kami na pati sa ibang mga churches, actually hindi kami makapag-promote kasi nga yung aming sekpa iniintay pa namin. Pero palabas na po yung aming sect, kaya madali na pong mag-promote. Tapos, by next year, mayroon na po tayong gagraduate ng Bachelor of Theology at mayroon din pong gagraduate ng CE, Christian Education. Lahat po yan ay sa biyaya at habag ng Diyos sa lahat ng mga manggagawa. Ano po? Maraming salamat po sa bawat isa and God bless po. Salamat po at welcome natin muli si Doc Wilfredo. Okay, Pastor Abet, assignment mo siguro yan. Pag meron tayong ganitong gathering at pag po pwede na mag-promote, prepare lang po ng mga kulyetos, no, para may promote po natin Moses Cradle Theological Seminar. Okay? So, supportahan po natin. It will be a blessing sa body of Christ. Ay, gusto ko lamang pong i-anunsyo din. At muna, i-commend yung presence po ng ating mga board of directors. Una na po, pakitayo po as I call your name, Pastor Emma Trinidad, ang ating pong treasurer. No? Pastor Abet, isa po sa mga BOD, proud ang Jay Kohar at meron pong BOD na kabilang po taga rito po sa inyong church si Pastor Abel.
Okay, Pastor Julius de la Vega. Yan, BOD, Pastora Marisa. Okay. Tapos Pastora Hadasa Arnobit, Secretary. Pastor Rick Leal, Vice Chairman for San Mateo. Pastor Chris Obilidor. Okay, Pastor Arman Garcia. Okay. At Pastor Lobby Trinidad. Ay. Okay, so wala na ba akong nakalimutan? Wala na akong nakalimutan. Okay. Yan po ang ating mga BOD. Thank you very much. Salamat po sa effort ng BOD na lagi pong nariyan. Si Pas kanina naikwento ko kay Pastor Jay. Every morning kasi I ride my bicycle. Kadalasan papuntang San Mateo, kundi Timberland. Dito sa lugar ko ninyo, dumadaan ako dito tuwing umaga. Eh kanina, papaliko ako ng Santo Niño, doon sa may corner doon, tapos yung simbahan na malaki. Eh nasa isip ko si Pastor Lobby. Kasi lugar nila yun eh. Hindi ko alam kung bakit, basta. Sabi ko, yung salitang naglalaro sa isip ko, just like that. Parang just like that, parang nami-miss natin siya eh, ano. So, we miss Pastor Lobby a lot. Pero, siyempre, naiwan sa atin yung kanyang mga legacy sa atin. Tawag nga ni Kuya Jay, tatay. No, dahil talagang nagpakatatay naman talaga si Pastor Lobby sa mga naging kaibigan niya. So, thank you for his life. He's part of the BOD. Hanggang ngayon, hindi pa rin po namin siya mahanapan ng... Hindi pa napag-uusapan yung kapalit niya eh. Parang ang hirap niyang palitan. Ano? Okay? But ang chairman, vice chairman po ng sama ko ay dalawa. Isa po for San Mateo. Dahil dito sa San Mateo ay napakaraming activities. So, in my absence, si Pastor Rick ang tumatayo bilang presidente ng sama ko. So, siya po'y binibigyan ng sama ko ng karapatan to decide on his own being the president for San Mateo. So, kung meron siyang gustong gawin, hindi na niya kailangan magpaalam pa sa atin dahil siya yung parang presidente ng San Mateo. Yun yung poging si Pastor Rick, ha? Okay, so tandaan niyo po, ha? Yan ang presidente ng San Mateo. Yung vice chairman naman po ng Montalban, si Pastor Ricky Marfil. Rick din eh. Rick dito, yun. Ricky Marfil naman. Ay, kaninang umaga po, ay kinukontak ko para siguraduhin makadalo. Dahil pag dumadalo siya, may iba pang bit-bit na BOD. Katulad ni, ng best friend ni Pastora Fe na si Pastor Marby. Hindi makakarating si Pastor Rick, hindi rin makakarating yun. No? Sa di malamang kadahilanan. Ano? Kaya kinukontak ko sa telepono all day long. Hindi ko makontak yung telepono. Kakakako eh, yung telepono ko may diferensya. However, I was saddened by the news. I heard from Pastor Ricky and the reason why he wasn't able to come tonight. Eh, gusto ko po sanang ipamanhik sa inyo. Kasi po, naikwento niya sa akin, ang dahilan ng hindi niya pagdalo ngayon, yung kanyang anak na, hindi ko alam kung 2 years old o 3 years old, maliit pa, pero masayang bata. Ako po, nilapa ng pitbull. Opo, panay, ano na lang siya, salamat na lang sa Panginoon, sabi ni Pastor Ricky na kanyang ama. Mabuti na lang, hindi nagkabali-bali ang buto. Pero madami hong tahi-tahi. Dahil lasok. Alam niyo naman ang pitbull. Ano? Pitbull. Naglakjo pa. Kaya talagang pilit nilang inagaw yung buhay ng bata. Okay, kaya hindi na ako siguro kung mahihiya kung kanina sana magbubulong ako, baka pwedeng sabihan kayo ng diretsuhan na dagdagan yung offering natin para makapagbigay po tayo. Pero hindi na po ako mahihiyang magsabi sa inyo, if you have something to spare for that purpose, eh po pwede niyo pong ipunin na lang mamaya at ipunin, Pastora, para maibigay sa kanya. Nagsabi po ako sa kanya, natutulong tayo. Dahil malaking gastos po yan. Imagine ninyo pa, 3 years old, people. Okay. Yun po ah, hindi na po ako mahiya. Pagkatapos po noon ni Pastora, ay may anunsyo pong mahalaga si Pastor Rick. Tapos niyang, kain na na. So,
5, sabi ng iba, 5 is the number of grace. Pero sa creation days, 5 is the number of blessing. So hindi ko po alam, alam naman ninyong sabang ko, first time kong makialam sa programa. Na after na, kanina, the Lord has been speaking to me to release blessing on this church. And then, sabi ko, Lord, I do not want to show off. Kasi akin lang, baka I'm just showing off. Pero nung nagsalita na si Pastor Nibel, sabi niya, this is the moment to give your blessing. Yung pala ang purpose ni Lord para i-bless po natin si Pastor Ricky. Okay? Kasi ang number na ito, sabi ni Lord, as you sow to the blessing, you will also be blessed. Gusto ko pong sabihin, Pastor Rafe, Pastor Abet, while you were speaking, nakialam ako sa buhay mo, sinilip ko. And the Lord showed me there is fire in your heart, there is fire in your mind, but do not stay in the shallows. Do not be afraid to go deeper in God. At yung nagpaawit kanina, sino po ang pangalan yun? Father Ricky. Pastor yung nag-song lead. Ito lang sinasabi ni Lord sa iyo, kasi I saw you crucified. Sabi ni Lord, yung mga insult sa iyo, mga opinion ng tao, do not be intimidated because He has called you into greater purpose. And then I saw Jacob's ladder. You have an open heaven in Jesus. Amen. So today, can we give our offering bago ang ating Shunammite? Si Pastora, okay. Okay. So, Pastora, nag-release na kami ng blessing. As you sow your seed for Pastor Ricky, it is because yung blessing, this is the, yung moment. Kasi every time we sow our seed, dapat po ito ay nasa tamang moment. Amen. God bless everyone. Salamat po sa hagdan. Okay, para po doon sa regarding Pastor Ricky Marfield, kung nais niyo pong magbigay ngayon para sa kanya, para sa anak niya, pwede po kayong magbigay ngayon. Pero kung wala naman at gusto niyo pa rin tumulong, ang Chica's number po na pwede niyong padalhan ay ito po. 0918-424-6229. Okay, ulitin ko po. 0918-424-6229. Yes? Okay, okay. Okay, ito po. Paano ko nalang... So, yun pong gusto ngayon magbigay, pwede mo po. Pero yung sa GCAS, ayan, papaano ko po. 0918-424-6229. Kay Marisa Marcelo po ni Dilapas. Marisa Dilapas, doon nyo po ibibigay yung sa GCAS. Okay po? Pastor Rick, for announcement. Thank you po, Pastor Emma. Yo, nabagit po kanina yung tungkol sa Shunammite. At magkakaroon po ng National Conference ng Shunammite Ministerial Worldwide Conference sa December 1 and 2 po. December 1, ito po ay gaganapin sa dyan lang sa may batasan, sa may tapat po ng Mormon's Church. Yung tapat na iskinita ron, pag pumasok po kayo, pagtanong nyo lang po yung church na Go Life, yung pong main church po nila Bishop Favor Blancas, dun po yung first day. At yun naman pong second day, Sabado naman po yun, December 2, ay gaganapin naman po sa Navotas Sports Complex.
yung December 2 po, Sabado po. 8 to 5 po ang conference at may ticket po na 200 pesos for 2 days po. Laban? Laban. Yan. Hindi tayo di palibre, di kalibre. Amen. Ayun po. At nabalitaan niyo po ba na ako po ay nabigyan ng kotse? Nabalitaan niyo po ba yun? Sino po nangabalitan na ako'y nabigyan ng kotse? Toyota Corolla Altis, Matic 1.8. Napakatuli, napakalamig. Sino po nakabalitan? Apo. Pero hindi po totoong si Bishop Favor ang nagbigay po sa akin. Apo. Nabalitaan na si Bishop Favor. Pagkatid ko ron ng Shunamite, nabigyan ako. Hindi po. Pero talaga may nagbigay po sa akin. Pero ang nagbigay po sa akin, member po namin sa church. Actually, nandito siya ngayon, si Ate Lina. Oh. Yung Katunyo family. Si Pastor Bless, yan. Katunyo family. Palapan naman natin sila. Ito. Sila po yung nagbigay. At talagang hindi po ako magsasawang... Nasa dulo. Hindi ako magsasawang laging sabihin yan. Ano po? Kasi sabi ng Matthew 26 verse 13, I tell you the truth, yung pong babae na binasag yung alabaster jar at binuhos sa ulo ng Panginoong Yesus, di ba? Sabi roon, I tell you the truth, wherever the good news is preached throughout the world, this woman's deeds will be remembered and discussed. Amen? Talagang napag-uusapan. Kaya napag-uusapan yan eh. Pero hindi po totoong si Bishop Favor na nagbigay, kundi isa po sa mga members po namin. At yan po ang family. Yan po ang anointing ng Shunamite. Alam kong mahal na mahal po tayo ng ating mga members. Amen? Pero meron pa pong ilalalim yan. Hello po. May ilalalim pa yan. Katulad nun, bagamat lang ito yung mga napaka-mapagmahal, napaka-supportive sa kanilang pastor, pero talagang lumalim pa, mabigyan ka ng kotse. Tapos nag-iisa lang yung kotse nila. Ayoko pong tanggapin. That was sa January 21. Ayoko pong tanggapin. Kasi alam kong isang kotse lang yon. E pinilit ako, tinanggap ko na rin. Hello? May mga members ba dito? Kung may members dito, pag may binibigay ko sa person nyo, pilihin din ninyo. Kasi nahihiya din naman kami. Nagpapakipot din kami. Tama? Hindi kami tanggap ng tanggap. Lalo na alam naman namin, di ba? Alam naman, alam ko, iisa lang yun. Ipinilit ako, kaya talagang kinukoy susi. Oh, pero sabi ko sa kanya, sa kanila, akin na po ito ha, kasi may L300 ba naman ako, may motorsiklo. Sabi ko sa kanya, akin na po ito. Akin na yung kotse. E dahil alam kong walang sasakyan, iisa lang. Sabi ko, oh, ito yung susi, pinapahiram ko muna sa inyo. Wow! Ako yung nagpapahiram. Oo. Oh, pinahiram ko. Ayaw din kunin. Sabi nila kasi, Pastor, pagka kinuha namin susi at nakagarahe pa yung kotse na yan, doon sa garahe namin, hindi yan mapapalitan ng bago. In honor ni Lord, yung faith nila. Alam niyo po, for 6 months, nagko-commute lang sila papunta sa church. Talagang ano, talagang nakukonsensya ako eh. Opo, pero praise the Lord, after 6 months, yung kaninang dinidesign na sasakyan, napasa kanila. Mas malaki pa. Palapakan natin ang Panginoon. Yan po ang anointing ng Shunamite. Isa po sa mga pastor o bishop po ng Cagayan de Oro, yung Christian Life Center, si Bishop Herly Montes. Napakalaki ng network niya sa Davao City. At niyakap niya ang culture o principles ng Shunamite. Opo. Sabi niya nga, kung ang G12, nag-G12 sila, kung ang G12 ay siya ang nanay, kasi malakas mga anak ng mga members ang G12, eh, tama po ba? No? Yun naman, kung ang G12 daw ay ang nanay, yun naman daw Shunamite ay tatay. Kasi talagang naipoprovide yung pangangailangan, especially ng mga men and women of God, ng mga pastors. Talagang lalalim pa yung pagmamahal nila sa atin po. Actually, this ito lang buwan na ito ay nagpa-Shunamite 101 si Woman of God.
Yan. Yan po ay confirmation na kailangan umatid po kayo. Opo. Dito lang. Di ba? Meron silang kailangan. Ang ganda rin ng church nila Pastor Emma. Napakaganda rin. Hallelujah. Pero kaya lang, hilaw pa yung lamig. Kulang pa yung aircon. Kailangan nila ng 300,000. Tama po ba? Para sa aircon? 400,000 na yun. Ngayon na. Pero nung time na yun, parang ganun lang, ano? 300. Wow! After nung conference, opo, 300 lang kailangan nila, pero after nung conference, nandun po kami ni Mr. Favor. Opo, hallelujah. Yung 300 nila, nalampasan pa, naging 400,000 na ngayon. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan po. Yan po ang mga testimonies po from Shunammite. Opo. Hindi po ito pera-pera lang. Bagamat kailangan natin ng pera. Tama po ba? May tama po ba ako? Kailangan natin. Gawain ng Panginoon, kailangan ng pera. Ayan po. Kaya po inahayaan po namin kayo. Yan, December 1 and 2 po. Shunammite National Conference po. Okay po. At tawagan niyo lang po, test niyo lang po kung kailangan niyo po ng ticket. Yun po! Maraming maraming salamat mong muli sa Jesus Christ, Our Hope and Redeemer Church. Parang ano, kamukha ng pangalan din ng church namin. Sabi po, Jesus Christ, Holy Redeemer. May holiness sa amin eh. Jesus Christ, Holy Redeemer. Dito walang holy. Pero may pag-asa. May pag-asa. May hope. Kami, Holy Redeemer. Sila, Hope and Redeemer. Masarap eh. I love you po. To God be the glory. Sige, palapakan natin ng Panginoon. Ayan. Ipapanalangin na ba yung pagkain? Apo. Oh, Pastor, asan na siya, no? Pastor Nick. Yung pagkain daw. Ba't ako? Iba naman. Ha? Sige na nga po. Tayo po ay muling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan po sa lahat. Salamat po. Dahil tunay na pinagpala kami sa gabing ito. Salamat sa kagalakan na meron po kami, Panginoon. Salamat sapagkat patuloy na nakikita-kita ang iyong mga lingkod at sa iba't ibang kapamaraanan, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Nakakakuha po kami ng kalakasan, Panginoon. Salamat po at naway manatili po yung aming init at alab sa pagsasama-sama. Katulad ng paalala mo sa iyong mga salita sa Hebreos 25, na dahil nalalapit na ang iyong muling pagbabalik, Panginoon, dapat na kami po ay lalong magkaroon ng panahon. Pagsikapan po namin na kami po ay magkaroon ng fellowship, Panginoon. Maraming salamat po muli at maging sa biyayang aming tatanggapin. Lord, we continue to say grace upon this bounty that we are going to take, Lord God. Maraming salamat po sa mga kami na naghanda at ikaw magpala po sa kanila at magbalik na higit pa po sa kanilang inaasahan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. And everybody say, amen. Amen and amen. Praise the Lord. Breathe another breath of your mercy.
Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping.